yan sa rider, wala yan sa motor. Nasa gulong. Sa tamang gulong, tatawagin kang master. Paano bumili ng gulong at ano ba ang suited para sa iyo, mga Kalisto? Mga Kalisto, yung size ng inyong rim. 1821 ba? 1619? 1719? 1921 and so on. Nandun po yan, usually nakasulat dun sa mismong rim. 1.85 by 18, mga ganun po. Check nyo lang po yung rim nyo. 2.15 by 18, ganun. Ibig sabihin yung dulo na number, which is yung 18, yun po yung size na dapat nyong bilihin dun sa gulong, mga Kalisto. Kung 18 yung dulo ng number ng rim mo, 18 din yung dulo nung gulong. Kagaya po na ito. Ang dulo ng number niya, 120 by 80 by 19. So, 19. Swak po ito dun sa inyong motor. Kung 19 po yung rim nyo, yun po. May tatlong klase ng gulong. Una is pure na pangkalsada. Yung mga spike ng pure pangkalsada is nating tunan po yung spike niya. Yan. Ibig sabihin, purong pangkalsada mo gagamitin yung motor mo. Pangalawa po is ang tinatawag nilang dual sport or all-terrain tires. Tapo. All-terrain tire po yan. Ayan o. Yan po. Medyo mas aggressive na yung spike niya. So ito commonly ginagamit ng mga XR150. Pure pangkalsada. Pangalawa, dual sport. Pangatlo po, pinaka-aggressive na spike. Pangatlo po is yung pang-trail talaga or purong pang-offroad. Yan. Malalaki po yung spike niya. Yan. Dire-diretso naman. Per brand to. Ito po yung style ng Dunlop. Ito po ay MX33, MX53 na yung mga yan. Pero hindi na po natin isa-isain yan dahil maubusan tayo ng oras. Oh, yun. Question is, what if ginamit mo pang kalsada yung mga aggressive na spike? So, pag naka-enduro ka, ganyan yung spike ng inyong gulong. Grabe, napakaangas. Parang kang action star. Alam niyo po ang negative nun? Ang consequences po ng ganong gulong, na mapormang gulong, is madali pong mapudpud yan at madulas po sa semento dahil hindi po yan nakadesign kumapit sa semento. Nakadesign po yan para sa lupa, para kayudin niya yung lupa, para hindi ka madulas sa lupa. Yan. Itong may mga spike na ganito, may dalawang uri yan. Soft and hard. Yung hard po is matitigas yung spike. Yan. Gaya ng MX53. Saan po ginagamit yon? Sa tuyong lupa. Lalo na ngayon, mga Kalisto, summer, saktong-sakto po ang MX53. Matitigas po kasi yung spike. Or any other brand. Kahit anong brand po yan, basta matigas yung spike. Perfect na perfect sa summer. Kung soft naman yung spike, para naman po yun sa tag-ulan at sa maputik na daan. Mabasa ang lupa, mga Kalisto, kailangan nyo yung soft. Katulad ng MX33 or yung Mototrek, yan malalambot. Or any other brand na basta malambot yung mga spike na malalaki. Iba-ibang design po ito, meron din yung square-square pero magkakadikit. Gaya ng Diamond 18, 21, parang sa nilalagay sa XTC. Ayan, saan po ginagamit to? Sa kalsada. Kung hindi simentado yung daanan nyo, pero daanan talaga yon ng mga sasakyan, hindi lang siya sementado, perfect po ito. Yan. Kasi nga tinatawag siyang dual sport. Ang consequence po nito is hindi mo siya pwedeng i-trail. Pwede mo siyang pagtiisan sa trail pero madudulas ka, mahihinog ka, mapapagod ka kasi nga dual sport. Compared dun sa malalaking spike, grabing kumapit sa mga lupa, sa putik, sa mga bato and so on. So ito, yan o. Konti lang yung spike niya kasi nga naka-design sa pangkalsada. Yan. Kalsada na hindi semento at kalsada na semento, swak po ito. Ang pros po nito is matibay kung ginamit mo siya sa kalsada. Hindi agad-agad napupudpud yung mga spike. Dahil nga maliliit lang yung spike at magkakadikit. Yan. Pero most often, yung pure pangkalsada ginagawa na nilang motard. Kung gusto mong gawin pure pangkalsada yung motor mo na pa-enduro, ayan, ganito dapat yung gulong mo. Ayan, by 17 to, napakakapal. Ayan, pangkalsada na talaga.
So, wag mo nang tangkain mag-trail kung naka-motard ka na. Totally, kinalimutan mo na yung dirt pagka naka-motard ka na. Gaya nito. Kapal, oh. Yung rubber compound niya is talagang pang rubber, pang asphalt, pang semento. Puro pang likod po yung pinakita ko, pero sa harapan, ganun lang din po. Mga kalis, so punta naman po tayo dun sa kapal. Sa kapal at laki ng gulong. Commonly mga kalisto, pag bibili ka ng gulong, yung unang number, yun po yung lapad ng gulong. Yan. 120 yung taba. Mga kalisto, hindi lang yung pinakamataba ang kukunin mo dahil i-consider mo din kung gaano kalapad yung swing arm mo. At tulad ng DT125, medyo makipot lang po yung pagitan ng swing arm tsaka yung gulong. So yung iba ine-extend nila para magkasya yung 110. XTC, medyo makipot na po. Pag masyadong malaki yung nilagay nyo, maiipon na yung putik dyan sa mudguard, malapit dun sa swing arm. So i-consider nyo din po kung malaki ang swing arm nyo, ang laki ng space, pwede kayong maglapad at magtaas. Yan po, consider nyo rin po yan pag bibili kayo ng gulong. So continue natin. And then 80, yung pangalawang number 80, yun yung taas dito, kung gaano siya kataas. Kung gusto mong mas mataas, kunin mo is by 90 or by 100. 120 by 100, sobrang kapal, sobrang taas. Kung wala kang problema sa height, kunin mo yung matataas. Mas mahal nga lang, pero mas makapit, mas effective, dahil nga mas malalaki yung spike. Mas mataas yung motor mo, magiging mas mataas ang ground clearance, etc. Advantage naman nung by 80, yung pangalawang number or lower number, is mas mababa yung motor mo. Mas mababa yung motor mo, mas maaabot mo. Po. Yan yung pangalawang number. And then yung pangatlo, yun na, in-explain ko sa inyo kanina. Yun yung bilog. Yun yung pangatlo, by 17, by 16, by 18, by 19, by 21, and so on. Yun mga kalisto, kung may question pa kayo, comment below. Di na natin tatalakay lahat, gaya ng tubeless, tube type, expiration, yung code sa mga gilid. Di ko na pinapansin yan, basta hindi expired, basta bago yung binibilihan nyo. Katulad ng syempre Listo Moto, laging bago yung mga gulong namin mga kalisto, dahil nga marami tayong tropa na bumibili. In and out po yung mga gulong dito, so guaranteed mga bago yan. Yan, good luck po sa inyong pagbili mga kalisto. Kung hindi nyo pa napanood kung ano yung mga interior na para sa inyong motor, panoorin nyo lang po yung link in the description para maging familiar din po kayo sa interior ng mga gulong na to mga kalisto. Yun po, thank you very much sa panonood. Short video lang po ito. Be a listo always, see you in the trail.